Karaniwan sa mga natatanggap namin, siguradong maraming mag-aagree sa akin dito, yung mga nagbabaklas ng vape. Karaniwan sa mga nagdadala sa akin ay mga water damage or e-juice damage. 99% e-juice yan. Bihirang-bihira yung mga customer na itinutubog nila yung unit nila sa tubig para matesting kung waterproof. Bihira yan. Lalo sa panahon ngayon, medyo mulat na yung mga tao tungkol sa pagiging waterproof na alanganin. Hey, good morning guys, and maligayang pagbabalik sa ating channel. And meron tayo ulit ipapakita dito. Usually, ito mga ipapakita ko sa inyo ngayon, medyo matagal na yata ito. Siguro around 2 weeks na ginagawa ko. And medyo nahirapan ako dito. Yun. Saglit. Ush, sumabit. Medyo nahirapan tayo dito. And, okay, paliwanag ko lang, no? Kaya may mga pagkakataon na yung mga ipinifeature natin na unit ay matatagal na. Dahil sa itinatabi ko lang yung ibang footage para sa vlog and usually sa mga customer, kasi may mga pagkakataon na ipinapakita ko sa customer yung mga screenshots, mga ano pa ba ito, yung mga footage ng mga ginagawa ko. So for proof, ibig sabihin may mga time na pag nagtanong sila, may papakita tayo na video na talagang binuksan natin yung unit at yung ginawa natin. Kasi pag minsan magtatanong sila dahil medyo may kamahalan. So isa pang tanong yun, bakit nga ba, bakit parang ang mahal naman ng singilan sa mga vape repairs? Okay. Unang-una, bukod sa mga bagong unit yan, medyo limitado yung knowledge natin sa mga unit na to, ay ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit. Karaniwan kasi sa mga unit na to ay mga e-juice damage o water damage. Yan, yung mga unit na yan. Halos 90%. Okay? 90% ng natatanggap ko, makikita rin nito ng mga karaniwang nagre-repair ng vape na. Karaniwan sa mga natatanggap namin, siguradong maraming mag-agree sa akin dito, yung mga nagbabaklas ng vape. Karaniwan sa mga nagdadala sa akin ay mga water damage or e-juice damage. 99% e-juice yan. Bihirang-bihira yung mga customer na itinutubog nila yung unit nila sa tubig para matesting kung waterproof. Bihira yan. Lalo sa panahon ngayon, medyo mulat na yung mga tao tungkol sa pagiging waterproof na alanganin. So, usually, e-juice yung nakikita natin sa loob. And napakahirap pong gawin ng e-juice damage na unit. Yan. So, bakit mahirap? Kasi, eto, ipapakita ko sa inyo ngayon, itong isang unit na to, na e-juice damage din. Okay? So, 90%, karaniwan ng unit, e-juice damage, no? So, ibig sabihin, mahal talaga yung karaniwang singil dahil napakahirap po ng mga procedure na pinagdadaanan namin para magawa ito. Hindi lahat sobrang hirap, ha. Ito, sakto lang. Okay? Sakto lang to. Hindi ko kailangan magbunot ng chip para mag-jumper sa ilalim or something mas mahirap ng konti yan. That's another level. Although, kaya naman natin. And dahil marami na rin tayo experience tungkol dyan dahil sa mga cellphone. Ayun nga pala sa cellphone. Pag sa cellphone naman kasi, 50% ng ginagawa natin ay water damage. Usually kasi yung mga cellphone, inilalayo talaga ng tao sa tubig yan. Eh, ito mga unit natin, yung mga mods, may mga e-juice talaga yan sa ibabaw. Kaya, lagi siyang malapit. Wala pang ilang inches ang lapit ng tube ng e-juice. Kaya, bumabagsak siya karaniwan sa board. So, yun yung karaniwang nakikita natin, no? And, alam ninyo, na totoo yun. Yan. So, dito, babasa muna tayo ng konting comment. So, eto si Esteban
Dito na lang tayo gabasa sa notification. Ino-off ko yung internet ko. Kasi pag, ito ha, siguro na-encounter nyo na yun yung, anong tawag dito? Yung una kong post, may nagtitik. So, tinanggal ko siya. Ganun siya. So, hindi ko na inoon yung hotspot internet. So, may effect siya sa audio ko. So, ito si Stefan Pliwicki. Hindi, Stefan? Stefan. Solved. I had a problem with turning all the disk on. Only worked with cable. And ito daw yung solution. Hit your device gently with open hand. And para daw sa kanya gumana yan. Okay? So, ang sinasabi niya, yung mod ninyo, ilalagay nyo sa ganito. Tapos, iahampas mo sa kabilang kamay. Parang, pak. Ganun. Parang ganun siya. Iahampas mo doon sa kabilang kamay mo. Parang isa-shock mo lang siya. And mag-okay na daw. So, gumana sa kanya. So, okay yun. Walang problema. So, yan. Shoutout sa Stefan Pliwicki. Tingin ko, foreigner siya. Sabi nung isa, si Joseph, sabi niya, Daddy Win, ganun ba? Nahulog. Nahulog pag nag... Ah, ito yung ano, yung nireplyan ko tungkol doon sa nalalaglag niyang screen ng cellphone. So, ginugumahan daw niya kapag nalalaglag. So, usually talaga, temporary solution, lagyan niyo ng rubber band para hindi masira. Kasi pag napunit yung flex ng cellphone, yun, magluloko siya. Kasi itong channel natin, may mga pagkakataon, cellphone po yung sa tungkol sa cellphone din, no. Majority na lang ng mga post natin ay tungkol sa babe kasi yun na yung pinakang para maiba tayo, sabi nga. Para maiba sa mga karamihan ng mga YouTuber na puro cellphone halos yung pini-feature. Eh dito sa babe kasi parang pakunti-kunti lang yung mga nagre-repair. So parang sabi nga meron tayong original na niche, parang ganun. Para maiba tayo. Para rin sa mga katulad ninyo na naghahanap ng mga konting solution. Tsaka yung mga solution talaga na ipinupost natin. Pasensya na. So sabi ni Ben Hortoledo. Yan, Ben Hortoledo. Shout out. Pa-shout out naman po Ben Hortoledo. Mapagmahal. Wow. Ben Hortoledo, mapagmahal. Shout out sa iyo. Mapagmahal ka sigurado. And, eto, sabi ni John Mark Patiga, Idol, ano kaya ang pwede kong gawin dito sa bus ko? Kumina na masyado yung display, halos hindi ko na maaninag. Pero nagagamit ko pa kasi kabisado ko naman. Kasi sobrang hina na nung, kapag sobrang hina na ng backlight ng unit ninyo, usually, subukan nyo muna itaas. Marami naman, itaas yung brightness. Kung ayaw niyang, kung 100% na at ganun pa rin siya, ang tama po niyan ay sa mismong LCD connector. So, pag ganun, resolder ang katapat niyan or palit ng LCD. Pero pag minsan, sa mga capacitors din ng backlight natin. Kasi meron din silang power supply niyan sa loob. So, pag minsan yan, nagluloko yung isang capacitor na nakakonect doon sa LED natin. Magkakaproblema rin po yung brightness. So, mas maganda kung ma-check up pa rin yan. So, shoutout sa'yo, John Mark Patiga. Then, seka. Nakakonek yata ako sa ibang internet. Okay, kay Cloud. So, sasagutin pa rin natin yung iba nating mga ano. Mayroon akong nakitang shoutout. May nakita ko nag-shout, magpapa-shoutout eh. Siyempre, inaasahan din nila yun. Alam nyo kasi, kaya medyo pinapriority ko na rin yung mga shoutout. Hindi dahil gusto ko mag-feeling sikat, no? Dahil di naman tayo sikat. Masarap kasi na mabanggit yung pangalan mo, no? Dito sa mga channels. Kahit ako, nagpapashoutout ako sa ibang mga YouTuber. Masarap. Yun. Masarap talaga. Kasi pag nabanggit yung pangalan mo dun, parang nabobroadcast siya. Lalo sa akin, kailangan ko rin yung malaman ng mga tao na may ganito akong channel. Siyempre, mas maganda ma-shoutout ka ng mas halimbawa may mga talagang sikat, mga totoong sikat. And ito si Roskin Legaspi, shoutout sa iyo. Pops, ano po FB niyo? Vinzky, VINNZKY. So yan. Search niyo lang po sa FB.
Firing pin and doomsday dito naman sir, nasusunog. Usually yun talaga ang problema ng doomsday. And by mga video tayo, search nyo lang po yung firing pin sa mga YouTube videos natin. Basta na magandang klaseng pintura, pwede bang gamitin sa kalasag mod, sabi ni Arnel Esteban. Ano siya, Squid Game profile. Pag sa kalasag mods, vinyl paint. Ang pagkakaalam ko, vinyl paint. Kasi may pagka parang plastic. Depende ha. Depende sa klase ng kalasag mod. Hindi ako masyadong expert. Gaya sinabi ko, hindi ako talaga masyadong expert sa mga pintura. Pero ang alam ko, vinyl paint. Kasi pang-plastic ko yun. Usually kumakapit sila sa madudulas na bagay. Gaya ng plastic. Napakadulas ng plastic. So ito, madami-dami na tayo mga paps. Let's go. Sabi ni Client Tribuyon. Client Tribuyon. Laging nakatutok. Salamat. Shoutout sa iyo. And si Daniel Canoy Ancheta. Boss Lods, may problema po ako sa vape ko. Aegis Boost Pro. Bagong-bago pang baterya. Pero bigla na lang humina yung vape ko. Sabi niya. Tapos hindi na sakto sa battery power yung pinapakita niya sa screen pag hack. But na hindi na nagpa-fire. So ang unit niya, Aegis Boost Pro. Boost Pro. Yan. Bagong-bago pa daw yung baterya. So, try mo ulit magpalit ng baterya. And kung ayaw pa rin, naglolos po yung tornilyo sa negative contact. Pag binaklas nyo yan, meron ako yun yung ano. Ano ba ito? Hindi siya Aegis Max eh. Sige. Sorry. Medyo sinisipon pa rin tayo. I-ano natin yun. Ibigay ko sa inyo yung link nung ginawa natin na naglolos yung baterya o nagbabagsak yung wattage. So, humihina talaga yun pag ganun. So, shoutout sa'yo, Hera. Nasagot ko na yun sa'yo. Hera. Yan. Sabi, si Kenneth Alimagno. Boss, lagi yun ako sabay-bay para sa idea. Okay? Para may idea daw siya. Pa-shoutout naman from San Fabian, Pangasinan. Yan. Kenneth Alimagno from ng San Fabian, Pangasinan. Yan, shoutout sa'yo. Salamat. Moto Chill, shoutout. Yan, Heart React, saka si Jonard 89. Yan. Medyo matagal na itong ano natin. So, susubukan na natin ipakita ito. I-feature itong unit na ito. Ang tawag dito ay Sigilay Humvee. Yan. Marami siguro nang nakakita sa inyo ng mga mods na ito. Yan, Sigilay Humvee. Inulit ko pa. Yan. Kita nyo siya. And itong makikita nyo dito. Wait, liitan ko na muna itong malaki nating mukha. Yan. So, ipapakita ko sa inyo to. Ayan. Siguro marami na nakakita sa inyo si Gilay Humvee. Parang may pagka Aegis Legend din yung feature niya. Kasi lumabas ito ng sikat na yung Aegis Legend. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya halos na nagaya yung feature ng Aegis Legend. Halos pareho sila. May rubber din siya sa tabi-tabi. Eh, papakita natin. Yan. Sigilay. Nakita natin sa screen and okay na siya. Pero, yan, check atomizer na. Okay, pause muna natin yan. Pero, ano ba talagang unang naging problema niyan? Yan. Anong unang naging problema niyang unit na yan? So, dinala yan sa akin. Oh, shoutout nga pala sa ano. Hindi ko masyadong kabisado yung pangalan, pero ang kilala ko sa kanila sa magkaibigan na yun ay si Alan Abolencia. Yan. Ang mga taga Italy. Yan. Alitalia sa Mangaldan. Ang tawag namin Italy. So, shoutout sa iyo. And ito sa kaibigan niya to. Nakaharap ko sila nung nakaraang buwan nung pumunta ako doon. So, ipinakita niya sa akin to. Sinubukan kong gawin. And inabot ako ng halos ilang araw. Hindi naman sobrang tagal. Ilang araw lang. And ang naging problema talaga nito, nung binuksan ko, nilagyan ko ng baterya, lagi niya sinasabi yung version niya. Tapos sabi niya, restore defaults. Parang automatic siyang nag-hard reset. Okay? Parang automatic na siyang mag-hard reset. Yung kusa niyang i-reset lahat. Parang ganun, restore defaults ang tawag nila dun. Kasi matik, babalik sa lahat ng ano. So,
tanong ko sa sarili ko, ano nang yung problema? So, binaklas ko siya. Yan. And ito yung nakita ko. Nga pala, may mga ano tayo. May mga, anong tawag dito? Wait. ito nga pala yung ano niya. Yung pinakang, yan, pinakang LCD niya pag binaklas niyo. So, ito siya. Yan. So, nagtatanong ako, bakit? Anong nangyari? Bakit ganun? So, ito nga pala ay, nalimutan ko na yung sasabihin ko. So, yun. Meron nga pala tayong disassembly nito ah. Sa mga nagtatanong kung paano siya baklasin. Medyo mahirap po. Pero meron tayong video tungkol sa pagbabaklas nito. So, moving on, punta na tayo dito sa loob ng unit. So, itong nakikita nyo dito, nasa ilalim siya ng LCD. Kung makapansin nyo, ito, yan yan. Parang maliit na may puti na yan. Yung puting malaki na yan, ha? Katabi nitong chipset. Ay, yan yung mismong connector ng LCD and nakapatong siya dito sa kanyang chipset. Ayan. And ipo-focus natin siya ngayon. So, kung sa visual examination, makikita mo siya, kinain siya ng corrosion. So, dito sa part na to, sa parting left side, buo yung mga paa. Kita niyo yung mga paa niya. Buo yung mga paa. Pero, dito sa kabila, madumi. Sobrang dumi. Parang may, ano tawag dito? Parang puro basura. Lalo na dito sa ibaba, sa may corner. Parang puro basura, no? Kita niyo, parang may mga plastic na hindi mo maintindihan. So, bit muna tayo konti. So, ang ginawa ko dito, nilinis ko muna since kailangan muna linisan yan para makita natin yung pinakang mga paa niya kung buo pa. And it turns out na yung isa yatang paa dito sa may corner. May, hindi ko pa kasi kabisado itong ginagamit kong screen recorder. Pwede kasi, ang alam ko pwede ka mag-drawing eh. So hindi natin kabisado yung pagda-drawing, no? So, hayaan na muna natin yan. And, eto pala. Pag ganyan ang itsura, malaki talaga yung chance na shorted yung unit. And tiningnan ko yung, nung lilinis ko siya, karaniyan, binabrush natin yan. Tapos, nilalagyan natin ng konting alcohol. Napansin ko na yung isang paa niya ay disconnected na. So, yung isang paa niya dyan sa corner, yan. Yung pinakang corner ng IC na maraming parang basura na kulay puti. Wala na. So, tiningnan ko rin yung pinakang contacts niya, yung pinaglalapatan ng from chipset to board. Parang wala na rin. So, ang epekto nun, restore defaults ang nakikita natin parati. So, yun yung epekto niya sa unit. And malaking problema yun kasi hindi didiretso yung boot. Okay? Hindi didiretso yung boot ng unit. Lagi na lang siyang restore defaults. So, hindi niya magamit. Hindi talaga niya magagamit. So, moving on. Ang ginawa natin dyan, pagkatapos linisin, so, ganito po yung itsura niya. Yan. Pagkatapos nating linisin, hinanap natin yung linya. Wala. So, ang ginawa natin, ginumper na lang natin siya. Ayan, kita niya. Kita niya to. Yan parang wire na yan. Tapos, papunta siya dito sa part na to. Yan parang, yung makikita niyo yung dulo nung line ng ginamit nating jumper. Ng ginamit nating jumper. Ayan, nandito sa linya na nakatutok dito sa paa niya. So, yan, mas maganda kung kabisado ko na yung pagda-drawing para ma-drawing ko yung itsura niya kung paano yung linya. Pero makikita sa dulo nito, inihinang ko siya doon. And so far, nakita ko may progress dun sa unit and nag-okay siya. So, ito nga pala yung isang, yan. Yung sa ginagamit kong ano, magnifier, digital magnifier, para may camera. Ito yung mismong itsura niya. Kita niyo yung, ito yung wire na jumper natin. Tapos, halos nakabaon na siya dun sa pinakang, ayan, kita niyo. Halos nandun na sa pinakadulo kasi halos mawala na yung paa. Mahirap po yan. May mga pagkakataon na kung halimbawa wala na talaga yung paa, hinuhukay pa namin yan para makuha yung paa. Kapag wala na kami nakitang connection, papunta na tayo sa pagpapalit ng chipset kung meron tayong pyesa. So yan. Ito pa yung ibang ano natin.
Papakita ko yung buong picture. Ayan, tara. So, mapapansin nyo dito, ito buo na to. Ayan, kita nyo. Ayan. Kita nyo. Oh. Yun yung jumper, wire. Then, nakahaba siya, papunta dito. Ito yung kahabaan niya, umiikot siya. Kasi kaya ako ginawang ganyan, sobrang haba. Kasi yung wire na ginagamit ko, kapag maikli, tumitigas. Kapag hininang mo, titigas siya. So, mangyayari, mahirapan tayo mag-maneuver nung wire. May time na napuputol din niya yung connection dito sa pinaghinangan. So, ang ginagawa ko, pinapaikot ko na lang siya para walang pressure dun sa jumper natin papunta sa chipset. And dito na lang natin ikinabit sa part na to. Yun, sa dulo naman, hindi na natin kailangan ikabit sa pinakang turino. Dito na lang tayo sa extension, yung pinakang pinanggagalingan. Ayan, yung parang yung dulo ng wire na yan. So, at ang result, eto. Play ulit natin itong video na to. Ito ang result. Ayan. Ito, nilagay na natin yung baterya. And, papasok na natin yung battery. Ayan. Kita nyo, normal na siya. Check atomizer na. And, itetesting natin yan sa video. Abangan ninyo. So, dito lalagyan natin siya ng atomizer. Lalagyan natin siya ng atomizer yun. Yan. Kita nyo. And, ipapire natin. Okay na yan. Okay. O, yan. Kita nyo. Firing na siya. So, normal operation na yung unit. Hindi na nakikita yung restore defaults. So, yan. So, isa pang problema ko dito nung ano, yung sobrang dumi. So, mahalaga na linisan natin yung mga unit natin. Kaya ang ginawa ko, kahit papaano, tinanggalan ko siya ng dumi. Konting alcohol lang yan. Tapos, isinasawsaw ko dun sa konting alcohol. Tapos, binabrush ko siya. Kasi, tinatanggal ko yung mga dust. Pero yung, sa mga katulad nito na rubber, yung pinakang ano, pinakang balot niya. Para nga siyang Aegis Legend eh, no? Kung nakakita kayo ng parang mga dumi-dumi na putik na halos hindi matanggal, para siyang sticker, halos nakadikit siya dun sa unit nyo, gamit kayo ng BB oil. Okay? So, dito, binabrush natin. And pagkatapos nyan, pag napatuyo nyo na, gamit kayo ng BB oil. Huwag nyong gagawin ito ng nakalagay yung baterya. Huwag nyong gagawin na nakatap yung baterya. Kasi, pwedeng tumuloy alcohol sa loob and magka-problema yung unit. So, dito, mild lang yung ginagamit kong yung content ng alcohol, parang halos dinudot-dot ko lang para hindi siya masyadong mag-drip dun sa unit. Since mabilis na matutuyo yung alcohol, sobrang bilis matuyo niyan. So, hindi siya talaga halos nakaka-apekto sa unit. Konti-konti lang. So, huwag niya masyadong ano yun. Tinatanggal ko lang dito yung pinakang libag niya. Ayan. O, ang tawag doon, libag. O, tama. Ayan. Pero tingin ko baby oil talaga yung pwede magtanggal sa kanya. Yung parang mga maliliit na, yung parang mga nakabalot sa kanya na parang sticker. Ayan, kinukuskus ko. Kasi natatanggal siya kapag kinukuskus eh. Ito, may pakita kasi. Ayan, kita nyo. Yan yung normal eh. Yung kulay black na yan. Tapos yung mga white, yan yung pinakang parang nakadikit sa kanya. Umapas yung natatanggal siya eh. So, matatanggal yan ng baby oil kasi parang rubber na malagkit siya eh. Okay? Kuha lang kayo ng mga BB oil na ginagamit natin. Tapos, kuha kayong cotton, tapos, ispread nyo sa kanya. So, yun. Salamat nga pala sa mga nagpapadala ng mga units galing sa iba't ibang lugar. Bali, may mga tagapanood tayo and may mga nagme-message sa akin. Pasensya na doon sa ibang hindi ko nare-replyan kasi sobrang busy talaga. And sinusubukan ko lang na hanapan ng panahon na makapag-reply ako sa ibang mga nagme-message. And yung mga nagpapadala sa atin ng mga units na nagagawa, halos lahat naman nagagawa natin. May mga hindi. Yung talaga mahihirap. Kasi nga, water damage, you know. Karaniwan, pinapadala natin sa shipping, by shipping or GNT, LBC, ganyan, GRS. Ipapadala nyo lang po yung mga mods ninyo. Huwag nyo ipadala yung baterya. Okay? Iwasan nyo ipadala yung baterya at saka ati kasi dagdag po sa timbang yan. So, tinitimbang din kasi nila yung iba o kaya masyadong bulky kapag kasama yung baterya. Kaya hanggat maaari mod lang po ipadala nyo.
And maraming salamat talaga sa mga nagtitiwala sa atin, no? Sa mga nagtitiwala sa atin na magpagawa ng mga mods nila. Okay? And yung tungkol dun sa ating ano, shoutout ko pala si J Rosario. Yan. Isa sa mga nagpagawa sa atin noong nakaraan. Si J Rosario and anong pangalan nito? Si Mark Adrian Liang ng Rosario La Union. Yan. Mga nagpagawa sa atin noong mga nakaraan. And, ano yata yun sa kanya? Aegis Hero. Yan. Kay Adrian Liang ng Rosario La Union. Okay? So, yan o. Tungkol naman doon sa contest natin, baka bukas, yan. Ano ba ngayon? 30. So, bukas 31, i-feature natin yung mod na ipapamigay natin. Hindi naman sa pilitan to, kung sino yung gustong sumali, no? Kung sino lang yung gustong sumali, pakinggan nyo lang po yung instruction, yun. Pwede na kayong manalo ng mga mods na yan. Ewan ko, mas maganda ba siguro kung complete set? Complete set na lang, no? Sabihin nyo na lang sa akin kung ano yung mga nasa utak ninyo. Pwede kasing complete set para medyo hindi na kayo bibili na kung ano ng mga bagay. Kasi dun sa isa nating pinapremium, yung Tilima, dahan-dahan yung inassemble kasi bumili siyang baterya, atomizer, gano'n. Pero itong, ano, next siguro, complete set na. Sige, comment na lang kayo sa baba ko. And pwede nyo rin i-convert sa cash yun. So, yun, pag-usapan na lang natin kung i-favorahan mo o kayo yung mapili. Pag-usapan na lang natin. And yun, malapit na magtapos itong taon natin, no? Year 2022 na sa kasunod na mga araw. And hindi natin alam kung ano yung mga mararanasan pa natin, no? And itong taon ito, medyo madami din talaga nangyari. Nandiyan na yung pandemic, nandiyan pa rin yung kung ano ng mga sakuna, mga event, mga tawag dito, mga bagyo, lindol, marami pa rin. So, sa kasunod na taon, sana mas maganda yung mangyari na yun. Halos kukunti na lang yung mga nakakasindak na pangyayari. And sa mga nasalanta ng bagyong ulit, matindi talaga yung nangyari sa kanila. And, syempre, tumutulong tayo parati sa mga ano. Parati kami tumutulong since sa church namin, lagi kaming may tinatawag namin na ano. Ano ba yan? Ingat! Pero yung tubig. Yung sa church namin, meron kaming every week na nagbibigay kami para dun sa mga nasasalanta ng mga kalamidad. Yan. So, yun no. Medyo napahaba na talaga tong video natin. And yun, siguro may natutunan na naman tayo dito. Sana may napulot kayo dito. No? Maraming salamat po muli sa panonood. Ingat kayo parati. Lalong-lalo na sa susunod na taon, parati tayong maging maunlad. Sabi na parang kailangan natin mag-progress. Mapaunlad natin yung ating mga isipan. Lagi lang tayong positive. Yan. Huwag lang sa COVID. Lagi tayong positive. Basta negative lang tayo sa COVID. Saka mga sakit, mga sakuna, mga kalamidad. Dapat negative tayo. Although kailangan natin yung pampatibay sa buhay. So, napapahaba na naman ako. So, yun guys. Ingat kayo. And bye-bye. Magandang araw sa inyo.